speak. Muna but one in a certain place testified, saying, what is man that thou art mindful of him, or the son of man that thou visitest him? Thou makest him a little lower than the angels. Thou crownest him with glory and honor, and givest set him over the works of thy hands. Thou hast put all things in subjection under his feet, for in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we see not yet all things put under him. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels, for the suffering of men, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. May surprise at him, the ego. For it became him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the offering of their salvation perfect through sufferings. Okay, let's pray. Lord, I'm salamat sa mga masalapan ko ngayon, ang hindi nang aabali, sustain na sa lahat ng mga kaway, ng mga patalo, tingin Panginoon, at saan, nahanap nila ang patwira, therefore, focus nila. Kumusta yun? So, ano na tayo ngayon? Meeting? Ang lalabas na lahat, nakatingin. Sa amin, pag may meeting, di naikinig. Ako, tapos ka. May office mate ako dating gano'n, iiyak sila. Ba't umiiyak ito mga ito? Yung pala, nasa meeting, yung pinaka-boss namin nandun. Tapos hindi naikinig. Imagine nyo, ano? Ba't may goma pa na naman dyan? Akin na yan. Ganda pa naman ang sapatos mo, hindi ka nahigilin. Tuloy na kami rin eh. Okay, dito na kaya kayo, hindi ilimun ko pa kayo dyan eh. Dito. Naka upo po dito. Dito. Wala si Jeff, umalis na eh. Sige, dito na lang. Dito. Please. Si Ring na lang. Dala ka pa ng isa dito. Upuan. Doon kaya ati Jane. Doon na lang ano. Yes. Sinubin, no? Sinabihan na kayo. Tatagal tayo. Dito na lang kayo. Ladies namin. Dito niyo, Puan. Yan. Si Nigo. Dito na lang. Peter, dito. Okay ka pa yun. Silinling-uling ko pa yung ganyan, ang hirap. Dito yung camera eh. Medyo malalim to, pero tutuloy natin yung pag-aaral sa chapter 1. Makapansin nyo kanina binasa natin, may nababanggit na ng angels. So, sino mo naniniwala sa angels? Nagkabima itong makulits. Naniwala sa angel? Fallen angel. Ano yung fallen angel? Mga demonyo yun. Ngayon yung mga nagpapakulit sa inyo. Sumasabit daw yan dito. Ezekiel. Sabi-sabi lang ha. Pero actually mayroong demonic influence yan. Ano yung sabihin nun? Sumasabit daw dito yan ha. Parang atokin kayo. Kaya sabi nung iba, huwag yung gaganon yun. Baka pumunta sa katabi nyo. Matawa lang yun. Pero... nasa church ka, ang ano natin ito, di mo tayo lagi sa church, di ba? So, meron lang tayo, set na tayo para mag-aaral salita ng Diyos. Maybe, ano natin, pardon? Maximize natin yung time, di ba? Sila galing pa Muntalban eh. Pumunta lang dito eh. Di ba? So, appreciate natin. Ayan, so,
Ako nga, tumakbo lang ako sa meeting. Hindi, buti mabait yung mga kasama ko. So, umpisan natin. So, ang pinag-usapan sa buong book of Hebrews si Jesus. Yan ang maganda sa Hebrews eh. Tapos may mga nabanggit sa Hebrews na hindi nabanggit sa iba, pero iba, nabanggit sa iba. So, parang kinukulate niya. Parang yung pinagsasama-sama sa book of Hebrews. So, napakalalim nito. So, the point na yung mga galit nga sa Diyos, ayaw tanggapin yung Hebrews kasi nga parang iba daw, makaiba. Yung only scripture yan eh. Napakaganda na sinasabi nito. Pag inalis mo Hebrews sa Bible, ayoko na ng Bible na yan. Pero iba yan, hindi yan pwedeng alisin, okay? So last week, alam mo yan, nag-usapan nga si Jesus, kinukop pala siya sa mga angels, siya ay dinescribe, noong unang part, diba, sa 1 to 8, siya ay Diyos. Cristo ba ay Diyos? Jesus. Yan, so si Jesus ay pinag-usapan dito, so dinidescribe ko sino si Jesus. So yung iba dito ang description, medyo malalim. Later, kukumpara siya kay Melchizedek, okay, yung medyo mahaba yun. So, sa chapter 1, nakita natin si Kristo ay Diyos. Yan, lumalaman ng putol, no? Iglesia ni Manalo. Ngayon sabihin nila, nagtuturo sila ng ibang tama. May tama. May mali silang malaki. So, kailangan natin silang iwasan, okay? Okay, iba yan, okay? And then, tuloy tayo tapos last week. So ngayon naman, medyo kabalik-balik tayo dito, laging kinukumpara si Jesus, yung bida. Okay, si Jesus na bida sa buhay nyo? Dapat. Pero minsan parang hindi, di ba? Kaya dito, pag nag-aaral na tayo sa church, dapat siya na yung bida. Kung bida, wala tayo ibang protocol, wala tayo ibang iisipin. Muna, di naman tayo forever dito, wala. Wala nang isang oras yung preaching. So tutok na kayo, kasi kitang-kita ko kayo, nakawala ako sarili kapag nagugulo kayo eh. Ha? Tapos yung iba na naantala din. Kasi, dito na. Dito yung bida. Ito yung bida. Salita ng Diyos. Ha? Ay, may kumalus-lus doon. Wala yun. Pag may usulog na dyan, nasabihin ko naman sa inyo, di ba? Okay, so, ito, tama-tama sinasabi dito. So, dahil si Kristo ay Diyos, si Kristo ay makapangyarihan sa lahat, sinabi dito, therefore we ought to give the more earnest heed. Pag sinabing heed, mga bata, ay makinig. Hindi lang makinig, talaga nakatutok. Pag sinabing heed, di ba, naalala niyo yung, alimutan ko yung katawa dun eh, yung bata bumili ng ano, English kasi yun eh. Ah, parang ano. Bumili ka ng isang, ano, dahon ang pinabibili. Ang binilik, isang ahon. Alam mo ba, isang kahon bibili ko? Isang kahon ng ano? Sabi ko, dahon, hindi kahon. Hindi kasi naikinig, gusto na maglaro, di ba? Takbo agad. Ano pa yung mga ano? Nakalimutan ko eh. Ha? Kung pinabili kayo ng suka, huwag nyo ang bibili ng ano? Ano? Toyo, okay ba yun? Kasi nalilito ako din sa garlic, tsaka sa sibuyas eh, kasi parang bag, di ba? Ang laki ng pagkakaiba ng sibuyas sa bawang, sa lasa, tsaka sa ulay. Di ba? So tumuto kayo. Kaya lalo na daw sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Kasi sa panahon ngayon, ang dami dyan na Diyos din kunwari yung pinag-usapan, pero hindi pa lang, mali-mali. Di ba nakakahiyay, tsaka nakakapanghinayang yun? Ang Diyos na pinag-usapan natin, mga katuwiran ng Diyos, tapos sablay ka. Diba? Kanina, Bible study rin kayo, parang ganun yung tema ko eh. Parang yung ibang tao, may alam din sa Bible, alam niya yung kwento dito, alam ko yan! Tigtas ka ba? Inatanong, diba? Importante muna, inuuna yung mas importante sa hindi masyado importante. Tindihan niyo yun? Ano mas importante? Pagkain o damit? Kahit wala kang damit, mahirap din yun, pero eh, mura na yung damit, oh. Huwag tumulit na to. Abos na tayong pagkain na eh. Lagay mo na yung gano'n sa clip yan. Sa taas. Okay. So sabi daw dito, lalong-lalo nga na dapat tayong makinig sa mga bagay na narinig natin, hindi lang ito kung saan-saan. Ito yung mga bagay na narinig natin sa salita ng Diyos.
Kasi nandiyan din yung napansin nyo naman yung nag-uusapan lang dito, di ba? Mamaya sabihin nyo, langit o impyerno to eh. Sinong ligtas na nito? Ligtas ka na ba? Lahat? Pasa ka may, ligtas na. Sigurado, walang lokohan. Oh, hindi pa ligtas yung iba, di ba? Lalong dapat kayong makinig, di ba? Bukha nyo na. Kasi pinag-usapin langit o impyerno. So tama ka naman, pwede ka lang ano, mag-low after mo mag-asa, sayang din. Pag-usapan natin lahat na dito sa Hebrews. kasi ganun ko lang yan, ha? Pag hindi ka nakikinig, yung mga bagay na dapat ka ng mga pagpapala sa salita ng Diyos. For example, si Miguel, ano pangalan mo sa buhay? Naging chef. Para saan? Tapos, ay chef ka na, ano? Ano yung pinaka-goal mo? Pag-i-chef? Ha? Lalim ba yung tanong mo? Ba't mo gusto mag-i-chef? Tapos, mag-chef ka na, ano na? Yung tito mo, chef, di ba? Kumusta siya, ano? Tito mo. Chef yun eh, hindi mo lala. Patig ng tatay mo. Chef yun eh. Oh, sige na, may pangarap ko ba sa buhay? Meron? Wala, ikaw may... Inigo, pangarap ka sa buhay? Anong pangarap sa buhay? Sundalo! Pag sundalo ka na, anong gusto mo? Pag gusto mo yung sundalo? Okay, ayun, mga bata ka pa. Pero, madalas yan, ganito yan ha, pagawa natin kayo. Alam niyo yung trabaho yun, baba mo yung... Kaya wala kang pangarap sa buhay eh. Mag-isip ka rin. Wala kang pangarap sa buhay. Sige, Kenneth. Nawalan ko lang eh. Isipin niyo lang kung wala pa kayo ngayon, okay lang. O, bata pa kasi minsan di naisip yan, di ba? Kaya maganda may gino-goal kayo sa buhay. Si Christina, anong goal sa buhay? Artista. Anong goal mo sa buhay? Anong gusto mo maging? Mag-isip ka na. Ha? Alam mo yung goal? Gusto mo yung maganda ang pangitain sa future. O, simpame. Anong gusto mo sa buhay mo? Light attendant. Light attendant? Dapat matangkad. Pwede virtual. Ano mo, ano? Okay lang yan. Maganda naman si Pamigasa. Kailangan matangkad dun. Problema dyan. Dahil ka na sa ano, marami daw kasalanan ko. Hindi ako, bibiste yun. Kaya sabihin ko sa mga babae, mas maganda sa inyo yung maging, ano, dakilang nanay. Gusto niyo ba yun? Parang kayo. Sa panahon niyo yun, ayaw na nila yan. Yung maintindihan niyo rin ako pag nag-tutunan niyo yan. Anong masaya. Natuloy ako. Ano yung gusto sa buhay ng mga lalaki? Si Michael. Doktor. Ba't mo gusto maging doktor? Doktor ng ano? Napapabaksin. Sampuan. Naisipin nyo, MJ. Ano gusto mo? Sundalo din. Dahil sundalo dito. Si Rain. Boxingero! Joko mo nga ka ako eh. Mga boxingero, wala nang ano yun. Mapatak mo na yun eh. Ginagamit sila ng mga sugalero. Ano ba yun? Ang sabog. Gusto mo maging ano? Manok. Kung mga kapili yung mga, hindi mo boxing. Ewan ko lang din ha, pero ngayon kasi na-ano sila eh, parang nag-recruit din yan ha. Itatas, nag-hype, ina-hype sila dyan, kaya kayo ba? Kaya sa totoo lang, may utak ka, di mo gusto maging boxing ngayon. Oo! Pag-susabong. Parang pinagsabong. Kaya tayo magtutubo tayo dito later na taekwondo na kamate. Pero hindi kayo pagsasabungin ha. Ano lang yun? Kontrolado kasi yun. Okay yun. Sports yun eh. Pag talagang nakita ko si Inigo, gusto dumagan yun. Wala ko na, awat na. Ha? Pero maganda yan kasi kontrolado lang yun eh.
Pag tulo-loko ka, hindi ka pwede dito. Ganun yan. So ano pa, Peter? Sige, tama na yan. So, meron kayong pangarap sa buhay, hindi nyo gustong mawala yun. Okay, mga magdodoktor, lagi mo na nasa isip yan. Kung ano si Christine, ni Christina, ako na lang bibigay sa'yo ang ano, ha? Magandang goal mo, ha? Tsaka si Jacin, ha? Ano siya maging? Ha? Doktor ng ano? Tawa-tawa itong boxing hero mo. Ano yung boxing hero? Zero. May ibang doktor, diba? Doktor ng hayop, doktor ng ngipin. Ganun yan eh. Doktor ng mata. Doktor ng mata, ano isang mga yan? Ha? Doktor ng tao. Okay, mga bata siguro na. At ito, ito. Sapo lang si Christina, parang may mga ano siya. Yung parang, ito magandang goal to, ha? Gusto mo maging dakilang ina. Okay? At hindi mo, ano mo yung dakilang ina, yung maayos na nanay. Ano ka dapat? Papalagi ka ng mga, kung yung asawa mo, matindi. Mataas yung standard. Pag hindi ka marunong, ano, huwag mo iwan sana, pero pagalitan ka niyan. Gusto mo yun? Di ba? Ang mga dakilang nanay, yun yung dapat ginobol mo, dapat matalino ka. Mag-aaral ka, di ba? Dapat maayos yung testimony mo. Ang hirap nung, nanay, bakit ano? Tanungin ka ng anak mo, di ba? Picture kayo, nay! At sa kasal nyo, andun na ako. Itindihan mo yan. Diba? May anak na sa pinakasal, di maganda, di ba? So yung anak mo, hindi ka magiging magandang nanay. Again, pwede mong ano yan, pwede mong ayusin ka, di ba? May pag-asa naman sa Panginoon eh. Pero, kung goal mo talaga yung mga anak mo, yung asawa mo masaya, ginagandaan lahat yan. Okay, ano pa? Siyempre, maayos yung tsura mo. Eh kung, ha? Ano? Ano na? Masipag, tama yan. Kasi, kung gusto mo maging, ngayon na, ganda sa ano ngayon eh. Ina-help yung mga pagluluto, di ba? Tama yun, maganda gano'n, lalo sa bahay. Hindi yung wala at gana kumain lagi yung asawa mo, di ba? Kasi, yung sinahin lang, sunog eh. Buti nga ngayon, meron ng rice cooker, hindi na gano'ng kamahalan dati. Gaganaan ka bang kumain, hindi ko, pag yung ano mo, malamig na. O kaya sunog, di ba? So, kaya na, kunwari, gusto mo maging magandang nanay, maayos na nanay, maayos na asawa, anong gagawin mo? Lahat ng gagawin mo, may kinalaman doon, hinahanda mo rin yung sarili mo. Hindi ka party-party. Diba kasi, bukid dyan mga naiging ano eh. Doon ka malisira eh, mga party-party. Mapastos ka doon, ganun yan eh. So ano pa? Ano ka takiyan ng mabuting ingat? Siyempre, niya, makalino ka dapat. Magpapalaki ka ng oral, lima anak mo. Tapos, ano, di ka ganun mamarunong. Ano mayayari? Ay, sinanay, hindi na ako nag-aaral ng bata siya, hindi ako rin. Di ba? Kaya yung mga babae, dapat makalino kayo. Lalo pa, dinidib nyo, bata. Sensitive yan. Yung pagpapalaki ng bata ngayon, yung ibang nanay, bahala na. Kaya minsan, yung ibang anak nila, hindi makapag-focus. Walang pangarap sa buhay. Dapat yung edad nyo, mayroon na kayong pangarap sa buhay. Kahit babaw lang, katulad nga yan, mag-doktor, yung boxing eh, ito. Pero doktor, at least maayos na profession kasi ang doktor, magandang profession niya. Kaso, ganun, again, kahit saan profession, pwede makorap yan. Mga engineer, maganda yan. Nakukorap din yan. Nandito na naman, Nay. Nay. Masiyan na kanina eh. Wala nang tatayo, ha? Wala nang tatayo. Hindi kayo dito, ano? Wala tayo kay Christina, eh. Ano pa yung kailangan gawin natin? Mabuting nanay. Ang dami niyan. Kasi Ma'am Jo, tanongin na natin. Prayerful. Ano pa? Matyaga. Alam niyo ba yung tiyaga? Dine-develop yan. Alam niyo ba yun? Kaya yung iba, hindi makapagturo, yung anak nila, ang dali ding mawala sa focus.
si nanay, ganun din eh. Konting ano. Aralin natin yan. Memory verse. Memory verse na ako, huwag na. Sa iba na tayo matin. Oo. Oh, hindi mo ka mag-focus, walang pasensya. Ano example ba, bibigay mo sa anak mo? Diba? Dinidevelop yan over time. Yan mga babae, Stina. Subukan mo yung sarili mo, maging pasensyoso ka. Actually, ganun din yung lalaki, pero kaibang bagay naman, okay? Ano pa? So kahit lahat ng bagay na yan, bakit tayo napunta doon? Kasi nga, kung may pangarap ka sa buhay, may gusto ka ma-accomplish, yung utak mo andun. Yung mga bagay na may kinalaman sa karir mo, for example, kung yung goal mo, niisip mo lagi yun at kahit anong bagay na pwedeng mag-alis sa'yo doon, di ba? Kunwari na lang yan, mabuting ina, nasa utak mo yan. Kaso niyaya kag ako sa party-party. Ngayon lang naman, bata ka pa naman eh. Kaso mag-aalis sa'yo, di ba? Pwede kang mapariwala. Mapadrugs, mapang ano man niya, buti siya maaga. Marik! Iisip niyo ba yung mga bata mo ba eh? Iisip niyo dapat yun kasi nga tingnan niyo yung mga mati ng tatay. Very protective yan sa anak nila, especially pag babae. Okay? So mag-ayos kayo ng damit, pati yung pinuputan niya. Very good. So yun, yung iba pag naunahan ng kaaway, patay, yung pangalan mo parang nawala na. Iba, papakamatay. Huwag naman, again, masangaling na paliwala kayo. Okay, pakamatay. Okay. Yung pag-asa sa Panginoon. Pero, still, mahirap bumalik. Ang hirap. So, ngayon, sinasabi dito sa atin, ano yung mga bagay na patungkol ang Diyos na nag-asabi? Ano yung mga gusto yung pangarapin nyo ng Diyos? Hindi lang basta karir yan. Kasi boxing hero, gusto mo lang, ano yung pag-usapan ko, something, figure ko eh. Ikaw yung malakas. Eh, malakas din yung malaban mo. Bata ko yun, may sakit ka na. Diba? So lahat ng mag-aalis sa pangarap mong maganda, huwag mo nga hala. Ito siya sabi dito, at any time you should let them sleep. Diba? For example, hinahawakan ko cellphone. Importanteng bagay, tapos gagawin niya na ganyan ako. Kasi cellphone to, ha? Ito na lang tablet. Picture-picture. Ay, ganyan mo lang, oh. Nalag-lag ngayon. Bakit puputosan ng tatay mo, di ko alam, ha? Laking halaga niya, mahal-mahal niya, tapos ginagin niya ganyan mo lang. Stephen, ngayon, maingat na yan. Kasi napagalitan eh. Pag humakap na set po niya, parang di yung hanap niya. Itindihan niyo ba? So, ano dapat hindi niyo mabitawan? Yung pangarap niyong maganda, okay? Yung pangarap niyo sa buhay, pag kinonfirm niya lang ang magulang niyo, sabi, gusto mong maging chef. Ang tito mo, yung tito mo ngayon, nasa abroad na, kumikita ng malaki, kung saan ko. Kilala na kami mga chef eh, di ba? Ganun yung bad. Laki na kita nun. Basta magaling ka, di ba? Tsaka maayos ka, magpabaho. Di ba? Tapos yung pala, pag hindi ka nahikinig, mawawala yun, wala na. Sayang, di ba? So kaya sabi dito, lalo na yung mga bagay mo tungkol sa Diyos, tumuto ka dyan. Kasi yung, ito, hindi lang ito basta pangarap na maging sundalo or something. Ang karir, napakarami naman yan. Tsaka alam mo nga mga nakatanda dito, minsan pa-shift-shift yan. Ako ngayon, medyo nag-shift na rin ako eh. Hindi ako sa go-code eh. Pero, ibig sabihin, huwag nyo nga hayaang makawala. Okay? Ito medyo malalim kasi kaya binibigyan ko yun ng ano eh. And then. Okay, sabi nito, for if the words spoken were by angels were steadfast. So again, sino yung mga angels? Marami kasing mga angels yung malabanggit sa chapter 1 tsaka later dito yung mga angels, yung mga messenger ng Panginoon eh. Pero mayroon din mga angels na tao. Mga tagapaglingkod, mga preacher, mga propeta, pwede. Okay? So pero, kahit sa Revelation, kung kapansin nyo yung mga angels doon, mga talagang heavenly being. Kasi nga, I believe, kung nabasa nyo yung Book of Daniel, mga bagay na gustong malaman ni Daniel ang nagdala sa kanya angel. Alam nyo kay Mary, kay Abraham and Sarah, alala nyo yun? So may mga importanteng mensahe ang Panginoon, nagdadala niya ang angel ngayon.
Pag may sinabi sa'yo ng angel ngayon, tapos di ka nakikinig, ano ba yan? Sa palay mo, pulitin ka ng angel, huy! Makinig ka nga sa akin, please. Ganda ng bagusal namin kanina eh. Yung nagpakita si Moses, si Elijah, tsaka si Jesus, nagtransfigure. Nakita yung tatlo, si Peter, si James, tsaka si John. So kayo, may nakita na ba kayo patakilaan ng Diyos? Basta wala pa naman nakitang ganun eh, yung ano, na bagong buhay, wala pa nakita eh. Nakikita ko lang, mga loko-loko eh, kapitbahay ko eh. Nasaan ka ba lagi? Kung nasa church ka, ako sa church, marami lang nakita. Minsan kwento-kwento lang, pero yung iba talaga nakita ko yung pagbabago sa buhay nila, sa pamilya nila. Yung mga churchmate kami doon na pag tinignan mo yung buhay, parang hindi mo gagalangin eh. Iba doon, napakahirap. Kung tingnan yung bahay, maano ka, parang nidiscourage ka. Kristiyano ba ito? Yung mga tao gano'n nag-malirin yun eh. Pero napakatino. Walang sinabi yung iba. Amen? So yung ayaw magpakatino, huwag nyo nang pansinin, actually huwag nyo nang kaibiganin. Amen? Itindihan nyo ba yun? Yung dapat kaibigan nyo, yung matino, yung dadaling ka sa maayos. Kasi nasa Bible din yan. Pag yung nagka-counsel sa'yo, walang kwenta, dadaling ka ba? Itong mga ito, kaya hinahata ko yung iba sa inyo dito eh. Maganda yung kaibigan, pero kung dadaling kayo niya sa masama, ay pagkaibigan ka pa dyan. Madalas yan. Kaya sabi ko sa inyo, iba't eh, kaibiganin nyo. Salamat si Paul, kasi independent na to. Itong mga ito, kaibiganin nyo sa mga yan. Para hindi ma, ano, ha? Suplado pa kayo, kung ano ko. Ito, medyo friendly pa si Peter. Stephen, ano yan? Parang ako yan eh. Tawag dyan is... Infobert. Bill. Hello. Anyway. Yan, so, may sabi dito yung mga sinabi daw ng angels, whether be heavenly being, or mga tao lang na ginagamit ng Diyos, yan daw ay steadfast. Ibig sabihin, sigurado yan. Yung mga nasa Bible nakikita nyo ngayon, sinabi yan ni Isaiah, sigurado yun, mangyayari yun. Sinabi yun ni Moses, mangyayari yun. Anong mga sinabi ni Moses, Michael? Ngayon, di mo pala. Pero later, malalaman mo habang may ginigan, ba? So, sa mga sinabi ni Moses, marami yun, huwag kang papatay. Siya nagsabi yun, ang Diyos. Pero, binigay yun kay Moses. Ano pa? Yung masipag, makinig. Paulit-ulit sa Bible yun. Pag ikaw yung hindi ka marunong makinig, hindi ka makapokus, wala akong narating, sinasabi ko sa inyo. So ngayon, yung mga bagay na may patungkol sa inyo, sabi ko, sigurado yun, and every transgression and disobedience, medyo negative. Okay? So instruction kasi hindi lang, okay, magaling ka sa mat, maging matalino ka. Madalas actually, sa Bible, sabi nga nung Kristiyano dito, two-thirds yan, sabi sa Timothy eh. Two-thirds yan, negative eh. Ano sabi doon, reprove, rebuke, exhort. Yung exhort lang yung positive doon. Pag sinabi exhort, rebuild up mo. Dahil sa mga bagay sinasabi mo. Pero madalas, kailangan mo talagang pagalitan yun. Lalo sa panahon natin ngayon, iba, hindi na sarili pinapagalitan. Napaka sensitive. Dahil yung mga tumatanda na, kaya sinasabi sila, kaya ako, inaano ko yun, mga bata eh. Kasi I believe, Laki-laki nyo, ma-appreciate nyo rin yung pastor na. Pinapagalitan kayo. Hindi nga ginawa sa akin tatay ko, mali yun. Pag hindi kayo pinapagalitan, I'm sure pinapagalitan rin kayo. Pero yung ibang maliliit na bagay na lang, dapat sa suot, sa focus, kasi ano, hindi talaga makapokus. Mahawa naman tong batang to. Wala eh. Kawawa ka, minum, pag hindi ka na gano'n. Focus lang, ayun yan. Ha? Subukan mo. Ma-appreciate nyo rin, sinasabihan kayo. Alala ko yung isang ano ko eh. Isang pastor na rin ngayon, sabi niya, loko-loko daw siya dati. Ngayon, kaya ngayon, medyo dina-develop yung speech niya. Kasi parang loko-loko daw siya, kung saan siya dalin eh. Ngayon, gusto niya magpastor, hirap na hirap siya eh. Pero kahit paano, nagpastor, sabi ko lang sinasabi, naalala ko sinasabi niya sa akin dati. Yung nanay ko, lagi ako sinasabihan, makinig.
gawin ito, gawin niya. Sabi nyo, yun lagi, kung nakita kami, yun na naman sasabihin. O, dalam nyo, bakas na lang ngayon. Kasi na-realize ko, sinasabi ng magulang mo, tama pala. So, makinig, maano kayong makinig. At sabi dito, ah, negative. So, sinabi naman ng mga angels, ay steadfast yung sin, totoo. And every transgression and disobedience, pag meron daw loko-loko, ano nangyayari sa kanila? Receive a just compensation of reward. Okay pala yun, ni-reward din, pastor ha. Kasi negative yun. Ano yung reward sa mga hindi naikinig? Ano? Basta may mga pinagalitan, pero may andalong mga may miss. Ngayon po sa ito, may pagpapala dito. Okay, bukas pumunta kayo, meron dito ayuda. Marami lang. Pumunta kayo dito ng ganitong oras. Pag lumagpas, wala na. Okay? Hindi, yung iba excited na. Yung iba pumunta, maaga, ikaw. Ba't ang saya-saya nyo? Hindi nyo ba alam? Mahuhuli ka. Yung iba naman, ganun din. Pagtanda mo, bakit itong taong to, gusto niyang bumili ng ganito, meron siya. Kami, pagkain lang, kailangan, ganyan. Bakit kaya? Bakit kaya? Ano kaya na-miss ko? Ano kaya na-miss ng mga ganun tao? Kailangan pala mag-aaral. Pag nag-aaral ka, mahirap ko yun. Later, masarap na. Ang talino mo na, mabilis ka na mag-isip, marunong ka mag-focus. Well, mag-aaral ka pa rin, pero ang bilis mo na mag-aaral eh. Diba? Ganun din sa religion, huwag natin papabayaan yung iba. Pastol na sa hindi pala ligtas. Yung mga ganun, may na-miss sila. Yung simpleng bagay na dapat makinig ka, maging totoo ka. Pagdating sa mga bagay na salita ng Diyos, hindi ka totoo. Tapos may nangloko sa'yo, ah, ligtas ka na kasi dito na iglesia ka na, nasa lupi iglesia eh. Alam mo lang yun, ligtas ka. Hindi ka nakinig. Hindi ka tapat sa sarili mo, hindi ka tapat sa kausap mo. Sinesya lang ka na ngayon ng tama. Wala, hindi na nakikinig. May na-miss silang matutating bagay. Siya sabi sa inyo. Kaya itong sinong pinag-aaral natin dito, babalik-balik yan dito eh. Sa pagpapalang, material, at saka pagpapalang, makalangit. Amen? So yan, so yung mga sa sinabi ng mga propeta dati, ng mga angel, hindi kayo nakinig, pasapan na lang, say, pwento kayo, gusto mo ma-miss yung instruction na yun? Anong kailangan ko yung para maligtas? Naku, hindi ko nalaman eh. Mahala na. Gusto mo ganun? Pag masisigiling ka na, mamatay ka na. Oh, lakit kaya ako yung pwento? Ito, sige na, sinasabihan ko na dati eh. Diba, lahat naman kayo, sinasabihan natin eh. Yung katabi ko, sinong ligtas na dito? Sabi nung katabi ko, ganun eh. Ako hindi. Hindi ka malang magtatanong. Miss na miss mo yung bagay na dapat mong di gumis. Amen? So, ano kayo? Makinig ng gusto. Lalo si pastor, pag nakita niyo si pastor, puno kalokohan ang ginagawa, huwag kayong makinig sa akin. Kasi, wala naman pala to eh. Pero yung mga pag sinasabi ko, ginagawa ko, is importante, nakita niyo na yun, eh sana ma-realize yun, dapat makinig ako sa taong yun. Amen? Parang sinabi ni Paul, sinabi niya sa mga tinuturuan niya rin dati, sumusunod ako sa Diyos, sumunod kayo sa akin. Susunod tayo sa Diyos lahat. Amen? Kaya so yung mga hindi lang naikinig, boom! Parusa. Pag sinabi ka rin kung pens, kung ano yung kalokohan mo, ganun din yung paparusa sa'yo. Yung mga kasama ni Moses, anong nangyari? Nung umalis sila sa Promised Land, pumunta sila sa Promised Land, umalis sila sa Egypt, anong nangyari? Ligtas na dapat sila lahat eh. Magpapalayan na sila, mapunta na sila sa Promised Land. Maunlad, mataba, na lupa. Gusto nyo ba yun? Yung isang tanim mo lang, meron na. Parang ganun din minsan yung buhay natin. Sabi nga sa'yo, ibang buhay. Nakikita nyo ba yung mga bata? May nakikita yung ganun tao. Si Brother James, gusto niya bukas ng bike. Meron na siyang bike bukas. Oh, ganun. Ba't ganun? Kasi, ano yung pagpapala ng Diyos, hindi niya na-miss yung ganyan, pagpapala. Ngayon, balita kay Moses. Papunta na sila sa Promised Land. Diba, doon yung pangako, eh, talagang totoo yung mangyayari pag andong ka na, magtanim ka dyan, buhay yung pamilya nyo. Hindi lang buhay, talagang maunlad. Sige,
Umay sila doon, papunta na sila doon, lahat ba sila nakapasok? Tanong. Hindi sila nakapasok lahat. So, ganun din sa church. Ngayon, nakikinig kayo lahat, yung ibang kasama natin dati, masiga-siga, wala ngayon. Diba, mas busy pa ba sila kay Pastor, kay Brother Jay, sa palagay niyo? Hindi siguro. So, dahil na hindi sila nakinig, anong ginawa kay Moses? Nililig pa sila dun eh. Nakita nila si Moses, dinala sila sa maganda ba? Inalis sila sa slavery. Nakikinig ba yun? Inalis sila, gusto nyo maalis sa slavery? Saan inaalipin yung mga bata ngayon? Daming kasalanan yan, kakulitan. Diyan kayo dapat maalis eh. Hindi, gusto ko magkulit eh. Anong pigilan yung kakulitan ko eh. Kaya mo yan, pwede kang palayanan yung Diyan. Amen? Iba nga, nag-vlogs pa eh. Pumunta pa yun. Pero pag talagang umilis ang Diyos doon, naalis na nila. Alam, marami yung may kilala niya. Hindi ko nababanggit yun. Talagang manginginom yun. Kaya sumunod sa Panginoon, tiwala sa Diyos, nawala yun eh. Amen. Yung kakulitan niyo kaya, mawala yan. Amen? Disobedient. Anyway, walang tayo doon. So sa Promised Land, medyo ganito na tayo muna. So, sa Promised Land, inalis sila doon sa bondage, di ba? Sa place of bondage, habang nasa Egypt sila, alipin sila. Pag inalis sila doon, makakapamuhay na sila ng sarili nila. Di ba? Gusto nila magsipag, hindi masyado, bahala na sila, pero at least hindi sila hinahatap para lang mabuhay. Para lang mamahay. Gusto nyo ba ng ganun? Ganun yung iba na wala sa Panginoon. Wala silang choice. Hindi sila makaalis sa ganung buhay. Yayayayin mo sa church, ano ba meron dyan? Hindi nga makakalamig dito eh. Yung iba ka hindi nga maligtas, pinaka-basic. Diba, ligtas ba kayo? Mahirap pong maligtas? O ba't sila hindi maligtas? Ayaw nila. Ayaw nila makinig, hindi nila kaya unawain ng salita pala ng Diyos na magliligtas sa kanila, ang Panginoon, nililigtas sila. Kung makikinig lang sa iniwala sila, kaso hindi. Hindi nila kaya. Anyway. So, anong nangyari doon, yung sa iba papunta sila Promised Land, napatay, pinatay ng Diyos yung iba. Gusto nyo ba yun? Papunta ka na doon sa Promised Land, isipin nyo yung pangarap yung positive sa buhay, maayos na pamilya, maging maayos kang ina, yung doktor ka, ano naman yan, yung boksingero, yung isa ka yun. Pero, ano, doktor, sundalo din yan, mga weekend na rin. Pero may ilang marami rin ano dyan, okay, kaso kailangan maging Kristiyano din. So, gusto sabihin, so, papunta na sila doon, pinatay pa sila ng Diyos. Bakit? Kasi, loko-loko sila eh. At minsan, ito yung problema sa mga false teaching, sa mga false churches, yung mga pastor nila, mga pare nila, parang balik lang, nila parang, hindi nagsabi ng ano, matigas ba? Diba? Ang preaching talaga na sinita ng Diyos, maano yan eh. Hard yan. Mahirap lunukin madalas. Sinabi yan kay Jesus, sinabi sa mga propeta. Ba't sila ngayon, hindi gano'n. Kasi nga, hindi naman sila tunay na lingkod ng Diyos. Okay? So kaya, ano nangyari sa mga kasama ni Moses? Hindi nakinig? Patay. Nadamay lahat. Again, kung sinabi hindi sila ligtas lahat sa langit, pero, hindi sila napunta sa Promised Land. Diba, nakawala sila sa bandage, salamat na rin sa Diyos, di ba? Parang ano yun, parang picture ng kaligtasan natin eh, Passover. At least, hindi ako naman kayo naalipin. Nakaligtas sila, okay. Kaso, bago ka, hindi ka na napunta sa gusto ng Diyos na paglagyan mo. Nabuhay na maayos, naglilingkod ka sa Diyos, pinagpapala ka pa. Alam yung pagpapala? Kino, alam yung pagpapala? Ano yung blessing, ano yun? Ang example ng blessing? Pagkain, maayos na tahanan, maayos na relasyon, kasi maayos yung mga anak, asawa, ano pa? Yung iba, busy na buhay ko, lagi na lang gano'n, araw-araw. Kasi nga, hindi pinagpapala ng Diyos, pinapalo. Pinaparusahan, minsan ginagawang example. Gusto mo ba ikaw yung example lang, ano, ng mga Kristiyano? Ha? Sa negative? Oh, mga Kristiyano, huwag yung gagayahin ko sa'yo. Gusto nyo siya, tayo yung tinuturo na unawi lang si Kino, unawi lang ha. Unawi lang ha. Unawi si Kino, hindi naikinig. Unawi lang si Kino, naging addict, huwag naman.
Gusto nyo ba kayo sasabihin ka ng ganun? Ay, huwag nyo gagayahan si Gino, ha? Gusto nyo ba ganun? Gusto mo ganun ka? Walang may gusto ng ganun! Kunwari, si... Pamela, kunwari lang, ha? Kunwari, si Pamela. Lalo nyo si Pamela, ang umpisa maagaya, huwag nyo gagayahin yan, ha? Ang pangit, di ba? Ang pangit, so... Ganun yung nangyari, ginawa ng Diyos, pinatay na sila. Kasi nakakadamay na sa kanila eh. Ang Diyos may plano sa buhay nila. Hindi mo ano yung kakulitan mo. I-stole mo na yung nasa harapan mo, hindi ka pa nakikinig. Tigilan mo yan. Yung pinagasabihan ka, makinig. Ha? Para sa kabubuti mo yun, para hindi ka tuloy-tuloy sa ganyan. Okay. Ayan na, pinag-usapan natin yung mga nangyari. Kasi hindi nyo pala ng kwento eh. Nangyari ganyan, papunta na sila ng promise line. Excited sila na una, bandang ulit, di sila nakapasok. Kaya pinatay sila ng Diyos. Kiniikot-ikot lang sila. Hanggang mamatay sila. Hindi sila nakapasok sa magandang plano pala ng Diyos sa kanila na dami pagpapala doon. Saya doon. Sa inyo ngayon, pag tinitingnan ko kayo, inatansya ko na kayo eh. Yung mga nakikinig, naku, pagpapalain ko. Yun din sinasabi sa akin lagi ni Pastor Dante. Alam niyo eh. Yung maaga sa church, nakikinig. Diba? Pero itong mga hindi nakikinig dito, hindi ka naman kakawawain, pero sigurado maiiwan ka. Gusto mo yun? Na hindi ka naman pagpalain ng Diyos eh. Ba't hindi? Yun ang maganda. Ano yung pagpapala ng Diyos? Ano yung pagpapala ng Diyos? Kahit paano, mayaman, maayos, again, hindi mo kailangan napakayaman. Pero at least, sino mo gusto dito ng ano? Gusto mong pakainin ng maayos yung anak mo? Gusto mo ganito kataba? Hindi mo pakain. Kasi wala kang may bigay, di ba? Nakita na ba yung ganon? Dapat nga, alam na alam nyo yan eh. Kaya, yun, parang pag binabasa mo yung diba yung Bible? So nga, mapakamot ka na lang. Pitigas naman ang ulo nitong mga ito. Pupunta na nga kayo sa promise na yun. Inalista nga kayo ng Diyos dyan. Walang ibang gumawa nun. Sa Israel lang ginawa ng Diyos yun. Tapos, nung papunta na kayo doon, hindi pa kayo sumunod. Pangit, di ba? Anyway, yun na, nung namatay na sila, yung pumasok, yung iba. Yung iba pumasok sa promise na, yung mga hindi sumunod, iwan, patay. Amen? Yeah. At kung naalala yung kwentong yun, 20 years old above, patay. Pati si Moses at Joshua. Yan ang Joshua. Sino may isa? Aaron. Ang nakapasok si Joshua at si Caleb, ibig sabihin, exempted ka pag ikaw ay nakikinig sa Diyos at sumusunod. Okay? Yung sabihin dito, ang Diyos daw pala, pag nagsalita siya, sigurado yun. Lukuloko ka, huwag mo sabihin, hindi ka tatamaan sa Diyos. Amen? Eh, okay lang ko, mabait ang Diyos. No? Hindi ka nagbabasa ng Bible. Ang dami niyang pinatay, sinampulan. Yung tawag natin yung sinampulan. Parang iba, hindi mapahamak. Yung iba, napahamak, hinayaan ng Diyos. Mapahamak sila. Hindi ko nga mabilang yan. Nakikinig ba? Yung iba kasi hindi nagtuturo ng salita ng Diyos. Ngayon pag sinabi, nagsasabi ko sa akin ito, mayabar daw si Pastor, nakakura daw si Pastor. So sabihin niya, anong mura? Ano bang mura? Pag mura, sinabi kong masama sa ibang tao, mali. Mali, gano'n. Ngayon pag sinabi ko, lukulo kayo mga bakla niya, mura ba yun? Totoo yun eh, magbasa ka ng Bible, puro daw lang magbasa mo. Ang Diyos mismo nagsasabi sa kanila nun. Kagumal-dumal yan. Yung sinasabi ng Bible eh. Anyway, nasa ako yan. So, kung hindi ka karapat dapat, iwan ka, tapos ka. Ganun mangyayari sa inyo, ganun mangyayari sa kanila. And therefore, dapat makinig tayo. Eh, pwede lang pala tayong magpiliin, magpalain, makinig na tayo. Sinasabi niya, ngayon itong number 3, ito iba, namimiss na na ito eh. Especially mga, alam mo na, biligtas. Kala nila, pag hindi ka lang nakinig, hindi ka maliligtas. Kasi, yan, yun. How shall if we neglect great salvation? Sabi ko na lang, how shall we escape if neglect
So great salvation. Ibig sabihin daw, pag hindi ka na nakiligtas, ligtas ka, tumanggap ka sa Panginoon. Tapos hindi ka, biglang hindi ka na tumusunod, backslide ka na. So hindi ka na ligtas, hindi na muna. Ngayon, yung sabihin lang dito ng how shall we explain, yung sabihin, yung tingnan mo yung pretext niya, ibig sabihin yung mga hindi sumunod, kahit ligtas yan, hindi sumunod, nireward sila ng Diyos, binigay yung nakakarapat dapat sa kanila. Kasama sa mga anak, kunwari, loko-loko, pinalo. Ito, konti lang. Konting loko-loko lang, mahina lang paano. Pero talaga loko-loko to, pa! Mas malakas. Iba? Ang sinasabi dito eh. Dapat tama yung parusa mo, tsaka yung reward mo. Ganon din kayo yung mga Kristiyano ligtas. Amen? Pag ikaw ay pinabayaan mo yung kaligtasan na binigay sa'yo, napakadakila niyan. Salamat sa Panginoon, uligtas ka. Tapos binaliwala mo sa palagay mo, walang parusa yan. Sabi sa Bible, too much to him much is given, of him much shall also be required. Sa Tagalog, pag maraming binigay sa'yo, wala si Kino, binibigyan lang yung pinag-aral sa Harvard. Tapos nakakotche pa. Ang expectation sa'yo nun, tapos talino siguro, nag-aaral siguro ito. Tapos yung table mo, learning ano mo, may computer ka pa, lahat-lahat. Diba? May internet kayo, ano pa? Habang nag-aaral ka, umakain ka pa? Makapiga-piga lang? Binigyan ka ng magulang mo nga? Anong ino, anong gusto mo? Pagkalasing ko po, magbabay ko, sige, binakata ng bay. Lahat na, binigyan na sa'yo. Tapos, hindi ka nag-aaral. Nari lang ha, tapos kapatid mo na si Nigro, sa siya, hindi siya masyadong binigyan ng ganon. Okay? Pero hindi rin siya nag-aaral. Nari lang ha. So, sino, kanino ko magagalit kung ako yung magulang niyo? Kay Kino o kay Nigro? Mas magagalit. Kanino? Parehas. Hindi. Parehas silang hindi nag-aaral, pero ito, binigay ko lahat. Binigay ko lahat. Inahatid ko pa, habang nag-aaral, naka-aircon. Lahat na, binigay ko dito, pero ito, pareho silang dinag-aaral. Pero ito, binigay. Kanina ako sa magalit. Kasi maraming binigay sa kanya, di ba? Yung sinasabi dito. Kaya huwag niyong misinterpret ito na sinasabi na mawawala ang kaligtasan. Hindi. Sinasabi dyan, kung ikaw niligtas na ng Diyos, lalo kayo, mga bata pa kayo, niligtas na kayo. Tapos pinabayaan niyo lang yung church. Tapos may mga maliligtas later na huli na silang naligtas. Sabi nga rin, nagpabayaran sila. Sino mas magalit ang Diyos? Mas galit ang Diyos sa inyo. Bata pa kayo, ligtas na kayo. Diba? Kaya ang dami yan sa mga pangtuan namin pag nag-soul winning kami. Hindi malalaman mo yung buhay niya. Bata pa siya, Kristiyano. Bakit kaya pinausahan ko ng Diyos? Kasi lahat pala binigay na sa kanya tapos binaliwala niya. Ganyan yan, mga kapatid. Kaya ngayon, kayo, huwag lang kayo maingit sa mga ibang tao. Kung nga, ito si... Naingit ako kay Peter, may bike, naka-aircon, nakakilang. Huwag kayo maingit dyan kasi iba yung pagsubok din sa kanila. Amen? Kung ano yung binibigay sa inyo, mapagkatiwalaan kayo doon. Amen? Pareho lang ha, pinapakalo ko rin yan eh. Saka hindi ko yung binibigay ng dila ko sa kanya. Ganon din ang Diyos. Ngayon, so pag pinabayaan niyo yung binigay sa inyo lalo ng ligtas kayo, may parusa kayo sigurado. Anyway, sinasabi lang ito, which is first began to be spoken by the Lord and confirmed to us by the attorney. So, binibigyan lang ng context ng Bible yung kaligtasan. Totoo-totoo yan. Matagal na sinabi yan eh. Kaya huwag niyong pababayaan yan. Amen? Sino muna tayo? Tumatagal tayo kasi pag may makulit eh. Pero gumaganda rin yung ano, di ba? Amen. Para sa iba. Yung iba, parang ano, kaya, sabi sa inyo, ganun lang yan. Sa church, dalawa lang yan. Either maging, sabi sa Bible, magiging pure ka. Kapag tumatagal ka sa Diyos, lahat mo may pure, lahat mo may pure. Mababago yung buhay mo, tatalino ka. Or, in negative, sa church, ganun din. Magiging parang Judas. Kaya si Judas, di ba? Ang tagal niyan nakinig kay Jesus, nakinig siya kay Jesus, kasama si Jesus. Bandang ulit, umigas pa yung puso niya. Bakit? Kasi yung pala, kunwari, sumusunod siya kay Jesus, tapos hindi pala. Yun yun, kaya sana huwag kayong maging Judas, ha? Yun ang panalangin ko sa inyo. Makinig lang kayo, makinig. Magpakababa kayo, kaya nyo magpakababa, ano yung magpakababa? Kasi humble ka, pag sinabihan kang mali, hindi ako mali!
lumalabang pa, no? Kwento lagi ni Pastor dito na sabi, yung bata daw sabi, umupo ba? Sari, ganun. Ayoko po! Umupo ba? Ayoko talaga! Sige, apalawin kita ng malakas na malakas. So sige, upo na po ako, pero sa puso ko, nakatayo pa lang ako. Intindihan niyo ba? Sobrang tigas ng ulo, di ba? Umupo siya, pero yung puso ba niya, nakatayo. Tigas ng puso doon. Sana huwag kayong nag-ganan. Amen? Ah, lalo na yung mga sinasabihan ko dito, mahal ko kayo, sinasabihan ko kayo, pag nakikita ko kayo, parang wala kayong pupuntahan. Ito, okay-okay pa itong mga ito eh. Ito, dati, pasaway din ito. Ngayon, bumabalik na, nalaman sa Panginoon. Amen? Ganun lang yan eh. Sa Diyos, ganun yan. Balik, alis, minsan. Pero pinakamaganda yun na natili na. Amen? Amen. And again, makukuha niya rin yung mga yan. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again na medyo nalaman din sa aming church ngayon, mga position dito, Lord, mga bata pa, tulungan sila. Sila po ay makakilala sa inyong lubos, yung iba pang di paligtas, Panginoon, I pray. Panginoon, huwag niyo na pong alaw, kasi na po yung puto ng kamatayan. Kung pag-sender, I pray na sila po ay paligtas din, Panginoon, I pray. Iba naman kailangan lang i-demind, so I pray na iba kailangan lang magtinong, yung iba ay kailangan pa. Tulong at Panginoon, tulungan niyo pong bawat sa aming gabi-gabi-gabi-gabi. Panginoon, yung pagbagi pa kayo, inaaral na dito, medyo malalim, Panginoon, sa church. Tulungan niyo po kami. Iba na naman na medyo di-active, Panginoon, I pray na pagbabagi niyo po doon sila. Panginoon, Lord, Panginoon, paalala niyo doon kung anilang higyan tayo magbiruan dito, yung magpapaptize, and I believe na sila po yung commitment din. Sa big way, but I pray na sila po yung buwan niyo rin po, Lord, kung huwag lang sa Lord sa malabi sa araw ng soul winning ay kung testing po kayo ng every service kayo ng kahit kaya sa inyo kayo. In Jesus' name, pray. Amen. Amen.